Awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magandang tanghali din po, Father. At welcome po sa National Shrine ni Santo Padre Pio. At tayong lahat ngayon ay natitipon upang magpasalamat sa Diyos sa mga natatanging biyaya at grasya na ating natanggap. At sa ngayon ay alalahanin din natin sa ating banal na misang ito ang mga panalangin ipinagkatiwala sa atin ng iba. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ni St. Ignatius of Loyola, isang paring Jesuita nung siya ay isang sundalo at kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang mga sugat na tinamo, no, sa pakipaglaban, ay nagbasa siya ng maraming libro ukol sa mga santo kung saan nagkaroon siya ng kaagarang pagbabago at mapalapit ang kanyang kalooban sa Diyos. At dahil dito, siya ay bumuo ng isang grupo sa Paris at itinatag ang Society of Jesus o yung SJ o yung mga Jesuita kung saan patuloy na paglilingkuran ang simbahan at ang kanyang paglilingkod ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging hinirang si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na yon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ni yung gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang kanilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yung ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasiyan ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na mag-itan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Gutom na po ba kayo? O nakakain na ang iba sa inyo? Huwag kayong mag-alala. Bubusigin tayo ng ating banal na pagdiriwang na ito kapag tinanggap natin si Jesus ng buong buo, no, sa ating banal na komunyon, no. Bubusugin tayo, mawawala, papawiin lahat yung gutom na yan. Naniniwala po ba kayo? Ayan. Masayo po ba kayo na naririto ngayon? Oh, kasi yung iba nakasimangot, maaring gutom na, no. Kailangan palagi tayong may ngiti, lagi tayong masaya, no. Kahit ang mukha ko ay medyo seryoso, pero kailangan natin palaging nakangiti. Ano po? Ano man ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay? Ano mang bigat? Ano mang mga pagsubok? Ano? Eh tayo palagi nang nakangiti, lalo na kapag tayo ay umaattend ng banal na misa. Sapagkat tunay na kagalakan ang ating madarama, ang ating mararanasan, kapag tayo sama-samang nagpupuri, nagdarasal, at nagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Amen? Amen. Oo. Bago lahat, binabati ko muna po ang lahat. We welcome sa banal na, o sa National Shrine of St. Padre Pio. Sino po ba yung mga first-timer dito? Taas po mga kamay. Wow. Sige, palakpakan naman natin sila. Yan. Sana man po ay hindi ito yung una at huli niyong pagbisita dito, no? Na kaya lang kayo bumisita ay meron kayong kailangan hingin kay Santo Padre Pio, no? Sana ito'y masundan pa na inyong mga pagbisita at pagdalaw bilang mga deboto ni Santo Padre Pio. Maasahan po ba tayo ni Santo Padre Pio na makapamasyal muli at makabisita sa kanyang banal na dambana? Aho po, siyempre naman. Para lang marinig ng mga katabi, kunwari. De, joke lang po. Ah, hindi lang po tayo ngayon, no, physical, na nagkakasama-sama ngayon sa shrine, no, ni Padre Pio. Meron din pong nanonood sa atin ngayon, no, FB Live, sa ating mga kababayan, mga brothers and sisters, nasa iba't ibang panig ng mundo. Kaya magandang gabi, magandang umaga, maaganda tanghali, hapon sa kanilang lahat. At ganun din, sa oras na ito, yung mga devotee din ni Padre Pio sa Cebu, sa akong mga silingan diha, o sa akong mga higala, no? So, kabalo ko ng gamay na Bisaya, kasi dito ako nagpuyo ng 6 years, o 3 years. So, nanonood sila, nagtanaw karon sa FB Live, so, sa akong community dyan sa San Alberto, maayong utto sa tanan. So, kaya po tayo ngayon, sa ating banal na pagdiriwang ngayon, may mga palaala at iniri-remind sa atin ng ating Panginoong Jesus.
Narinig natin yung ating ebanghelyo at mga pagbasa, di po ba? Ano po yung mga talinhaga na natandaan ninyo, no, parable na ating narinig dito sa ating ebanghelyo? Ang parable o talinhaga tungkol sa butil ng mustasa. At yung isa naman ay tungkol sa yung pampaalsa na ginagamit sa tinapay. Anong tawag po doon? Yeast o libadura. Para umalsa, lumaki, no? Yung maliit na dough na ginagawang tinapay. Sa mga kapatid, lahat tayo na nagsimula ang buhay ay nagsimula sa pagiging maliit. Di po ba? Nung isilang tayo ay maliit naman tayo. Sanggol. Wala namang isinilang sa atin na 5-footer kaagad o 6-footer, no? Wala. Lahat tayo nagsisimula sa maliit nung ipinangak tayo sa mundong ito. Kaya naman, pagkatapos na tayo'y alagaan, arugain, pakainin ng ating mga magulang, tayo ay lumalaki, tumataas, lumalapad, no? Yung iba na natili na maliit. Kulang daw sa vitamins. Siguro nasa lahi lang, no? Joke lang po yan, ha, para dun sa hindi masyadong nabiyaan ng height. Okay. Sa mga kapatid, kasabay ng ating pagtaas, kasabay din ng ating paglago, kumustahin natin yung ating pananampalataya. Ano ba ang nakakapagpalago ng ating pananampalataya upang sa ganun naman ay makinabang din or may makuha sa atin ang ating kapwa? Eh ano pa nga ba? Ano pa nga ba yung makakatulong para lumago tayo sa ating pananampalataya? Eh di yung ating espiritual, no? Na pagpapakain sa ating mga buhay. Pero paano nga natin ito inonourish? Halimbawa, lagi tayong pumupunta sa simbahan para mag-attend ng misa. Araw-araw, walang palya. At pinagyayaman din natin ang ating kaisipan, ang ating karunungan tungkol kay Kristo. Sa paanong paraan? Sa pagbabasa ng Biblia. Eh, ang tanong ko, sino po ang may mga Biblia dito? Sige nga po. O, yan. Nahiya pa sila. Kasi ang sunod kong tanong, sino naman ang nagbabasa ng may Biblia? Ayaw nang tumingin sa akin. Ano? Ang problema din, may Biblia sa bahay, asaan po siya ngayon? Sa parte ng bahay nyo? Ha? Nakatambak doon, no? Nasa ilalim ng cabinet. Kasama ng ibang mga libro. Naaalikabukan. At ni minsan, hindi nabibisita. Ni minsan, hindi nabubuksan. Kaya minsan, kapag may mga anak, no? Kapag may mga religion na mga klase, magtatanong, tay, nay, o ma, dad, may Bible po ba tayo? Hindi alam kung saan nakalagay. Hindi alam kung anong kulay ng Bible. Bakit? Kasi walang oras. Hindi nagagawan ng oras o time na magbukas o magbasa man lamang kahit isang linyahan. So yun ang kulang. Dahil kung ginagawa natin ito, unti-unti, mapapalago natin yung ating pagkakakilala kay Jesus. Mapapalago natin, unti-unti, ang ating pananampalataya. Yun ang kulang minsan sa atin.
kasi wala tayong maibahagi tungkol sa ating Panginoong Jesus sa buhay niya. Kung hindi tayo magsisimba at wala tayong maririnig na mga salita na binabasa tuwing araw ng Linggo o di kaya sa araw-araw na nagsisimba tayo, wala tayong alam. Wala tayong maibahagi. At yan ang kulang na kulang sa marami sa atin ngayon. Yung pag-aralan, yung buhay ni Jesus, yung kanyang katuruan, ay napakalapit ng Biblia sa buhay natin. Meron tayo sa ating mga bahay, panigurado ako. Pero sino sa atin ang nagkakaroon ng oras at panahon para ang buong pamilya maupuan, magbasa, at mapagnilayan ang bawat salita na matatagpuan dito? So my dear friends, sa araw pong ito, ang ating mga pagbasa ay may dalawang talinhaga. Ang talinhaga ng butil na mustasa na alam natin siya ang pinakamaliit na binhi sa lahat ng mga gulay. Pero no, sinasabi dito sa ating ebanghelyo na kapag lumaki yung mustasa, pwede siyang pamugaran ng mga ibon at pwedeng maging kanlungan. Siya ang pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Samantalang ang libadura, saan ginagamit? Pampaalsa ng tinapay. Sapagkat kung walang yeast o libadura, hindi lalaki yung tinapay. Hindi magkakaroon ng transformation. Nagbabago. Umaalsa. Lumalaki. At alam naman natin na ang tinapay ang siyang staple food ng mga nasa Europa o Amerika. Samantalang dito tayo sa Pilipinas, ano yung staple rice, staple food natin? Ang rice. Pero ganun pa man, paano nga ba tayo nagiging binhi ng mustasa, nagiging libadura sa ating kapwa? At paano ba tayo nakakapagpalago ng ating mga pananampalataya? Kalimitan o hindi lang kalimitan, ang lahat kung paano tayo lalago ay matututunan natin kung tayo ay palaging umaaten at nakikisa sa banal na misa. May oras para pag-aralan, basahin ang Holy Bible. At nang sa ganon, aktwal na maisasabuhay natin ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi, walk the talk. Kung ano yung sinasabi natin tungkol sa ating pananampalataya, sa kung ano ang ating natututunan, sa kung ano ang ating naririnig, kapag tayo'y dumadalo ng Santa Misa, na naisasabuhay natin, dapat yun ang nakikita sa atin ng ating kapwa. Naisasabuhay, napapalago natin, at may nakukuha sa atin ang mga tao na ngayon na hindi nating kasama. Alam nyo, nakakatiyak ako mga kapatid na walang ibang hinahangad si Jesus sa ating lahat kundi lumago tayo sa ating pananampalataya at maisabuhay natin ito gaya ng inaasahan sa atin. E paano kung bihira naman tayong magsimba, na kahit narito sa simbahan, ay busy yung kanyang isip o lumilipad yung isipan dahil gusto nang umuwi at may gagawin. O di kaya, may naghihintay na mga beshi o mga friends na may pupuntahan magmoling. O di kaya, hinihintay na mga kasama dahil may masarap na kakainan. Andito ka sa simbahan, dumadalo sa simbahan o sa misa, pero lumilipad naman ang isip. O ang iba naman,
tinutulugan habang nagsesermon si Father. Ang iba naman, busy sa kapipindot sa cellphone. Totoo yan. Yan ang tunay sa marami sa atin. Paano natin mapapalago ang mga naririnig nating salita ng Diyos na siyang tunay na bumubuhay at nagpapalago sa ating pananampalataya? Mahirap. Maraming imbitasyon sa atin para masabi, totoo tayong Katolikong Kristiyano na lumalago sa ating pananampalataya. Kung marunong tayong mag-extend ng anumang tulong na meron tayo, hindi naman kailangang material na bagay palagi. Yung lagi ko sinasabi na kahit ang oras ay pwede nating maibahagi sa mga taong lumalapit, at maaaring yung pakikinig lamang natin sa mga pinagdadaanan ng ating kapwa ay magiging sapat na. Isa lamang yon sa maaari nating mapatunayan na tayo na isa sa buhay natin kung ano ang natututunan at naririnig natin sa Santos na Misa. So my dear friends, totoo, our faith is a gift from God. Subalit alam nyo, kailangan nating pagyamanin ang biyaya ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating aktwal na pagsasabuhay nito upang masabi natin na totoo tayong lumalago nang may pakinabang. Makita muna sa atin may isa buhay. Mapalago natin ang pananampalataya bago ito natin ma-extend sa ating kapwa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang sa mga buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, papagahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan na dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa Lord. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kabiyak, kaisa ng mga banal, na mga apostol, ni San Ignacio de Loyola, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, Lord. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tulad ng mga buntil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din.
iyong iliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang awit, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ang mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway mag-isang kap sa pagbuo nitong bayang liyak. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugat. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarkila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo na milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang natin sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag at kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong namang napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang magmapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Mangyari pong pakihawakan at ihanda ang inyong mga pababasbasan na rosaryo, imahen o anumang dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uli magandang hapon po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Umayo na tipayag, kanyang pagkalingatabag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.